Hindi ito ang karaniwang itsura ng Seoul na madalas mapanood ng mundo sa mga kinagigiliwang palabas mula South Korea. Pero sa ganitong mga imahe, humantong ang ilang araw na buhos ng ulan sa capital city. Ang upscale district na Gangnam, na kilala sa mga designer outlets at mamahaling sasakyan, lumubog sa baha. Pinasok din ng tubig ang mga subway ng lungsod at libo-libo ang hindi agad nakalabas ng mga bahay, gusali at ibang establishmento. Ayon sa otoridad sa South Korea, hindi bababa sa 9 ang bilang ng namatay sa loob at labas ng Seoul. Record-breaking ang nangyaring pag-ulan. May ilang bahagi sa lungsod na nakaranas ng 141.5 millimeters ng ulan kada oras o ang pinakamataas na bilang mula nang magsimulang mag-record ang bansa noong 1907. Laking pasalamat ng Pilipinang si Zenny Closa na 7 taon nang nakatira sa South Korea na hindi inabot ng baha ang kanilang lugar sa Central Seoul. Sa Gangnam area, doon po talaga grabe yung baha hanggang tulay sa may hanggang river. Umapaw po yung tubig. Po sa mga subway, marami po yung nasarhan kasi pumasok po yung tubig. Alam naman po natin dito sa Seoul, ang mga transportation po, lalo na ang train, ay dumadaan sa ilalim ng lupa. Kaya yung tubig ay talagang pumasok sa sobrang dami ng ulan. Kaya talagang umapaw po yung ano. Kailangan nila putulin yung kuryente dahil napakadelikado po. Bumuti na ngayon ang panahon pero problema sa paghupa ng baha ang commute at matinding traffic sa lungsod. Matapos ang ulan at baha, nakuna naman ng mga larawan at video ni Harold Peggy ang ilang gusali sa Seoul National University o SNU na balot ng makapal na putik ang ilang bahagi ng College of Education at may mga nabuwal na puno at mayroon ding bitak ang kalsada. Estudyante sa SNU si Harold para sa kanyang graduate studies. So paglabas ko po kasi pupunta po ako sa convenience store. Tapos sobrang lakas po ng ulan nga ni staff. And then naka-receive na po kami ng public safety alert. Kaya bumalik na po agad ako sa aking dormitory kasi sobrang lakas nga po ng baha. So nag-save lang po ako sa dormitory from Monday hanggang Tuesday. Hindi po ako lumabas sa bahay. So naka-monitor lang po ako sa social media. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Seoul, wala pa silang natanggap na report na may malubhang naapektuhan sa makasaysayang ulan at pagbaha. May 50,000 Pilipino ang nakatira sa South Korea. Hindi rin inabot ng pagbaha ang embahada, pero naapektuhan ng mga pag-ulan. Tuloy-tuloy pong ating pagbibigay serbisyo sa embahada. Hindi naman po kami nagsara mula nung kasagsagan po ng rainfall, no, nung heavy downpour itong nakaraang Lunes at Martes. Awa naman po ng Diyos, ang lokasyon po ng ating embahada ay medyo uphill po, medyo pataas po, no. Kaya hindi naman po kami naapektuhan nung rumaragas ang baha. Yun lang, dahil po sa tindi po ng bagsak ng ulan, hindi po maiiwasan yung water leakage po. Gumawa lang po kami ng mga adjustment para siguraduhin pong hindi po maantala ang serbisyo at para siguraduhin rin po ang safety po ng ating mga clients at lahat po ng pumupunta sa embahada. Paalala ng embahada sa mga Pilipino sa South Korea, patuloy na i-monitor ang panahon sa kanilang area at maghanda para manatiling ligtas. Pwede ring makipag-ugnayan sa embahada ang sinumang may kailangan ng tulong. Jeff Canoy, ABS-CBN News.